Exodus chapter 17. Let's start with the verse number 8 to verse number 16. Basahin po natin lahat. If you are there, say amen. 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 Sige po, let us read. Ready, go. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out. Fight with Amalek. Tomorrow I will stand on top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him. And he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi, for he said, because the Lord has sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Again, the title of our message this evening, Hur and Aaron in the ministry. Hur and Aaron in the ministry. I believe you know this passage from the Bible. You are familiar with the verses from this from the book of the Bible. Alam mo yung istorya nito. Na kung saan may pagkakataon na ang mga Israelita ay lumaban po dun sa kanilang mga kalaban. I believe this was the first war. When they go out from Egypt, this was the first war. And the Bible is telling us na meron pong labanan. Again, reminded na nagbibigay sa atin ng paalala, we are in a war. And I want to talk about this evening, yung kahalagahan po ng leader sa war. Okay? Yung paano naging mapagpala o paano magiging victory ang isang labanan. Can you imagine? Sa Bible po, hindi mo makikita na mananalo pag walang leader. See that? Napaka-importante ng leader. And I think Moses was the leader in that time. Pero meron pong tinatawag sa Bible na Hur or Aaron and Hur in the ministry. Aaron and Hur in the ministry. Mga katuwang po ni Moses and even Joshua. Moses cannot defeat the enemy alone. He needed a group of people that will fight with him. And I believe every one of us is like Hur in the ministry. It's like should be Hur and Aaron in the ministry and Joshua. Amen. Dapat po maging ganun po tayo mga kapatid. Baka matagumpay tayo sa buhay natin, pero sa pag-agapay sa man of God or sa leader ng church, hindi tayo matagumpay. And let me give you 3 points this evening before we end. Number one, be a load bearer. Huwag kang magpabigat. Nakikita ko po sa ministry ko, of course, the majority is not pabigat. Kaya po natin na-achieve yung ganitong ministry, of course, by God's grace at sa inyo mga kapatid. Kaya po tayo nakapagpapatuloy because of the Hur and Aaron in the ministry, the load bearers in the ministry. And I tell you, if you are a load bearer in the ministry, you are a blessing to this church. You continue to be a load bearer. Mayroon pong trabaho ng pagpapastor. Sometimes, hindi natin sila maunawaan. But it does not mean that they are wrong. Mahirap ang pagpapastor. Kala ko dati nga, madali lang eh. Kala mo, mag-preach ka lang. Kala mo, magsasoloing ka lang. No. Meron siyang labanan sa kanya na hindi mo alam yung pinagdadaanan niya. Para ikaw ay maingatan, para ikaw ay mahalagaan, kinalimutan niya muna ang ibabago para ikaw ay intindihin. Mga kapatid, mahirap po ang trabaho ng pastor. Kaya kung ikaw ang
ka ng Diyos, you should be a load bearer to this church. Help the man of God. May mga pagkakataon na hindi niya kayang sabihin sa iyo ito. May mga pagkakataon na din na sinasarili niya lang ito, sinasabi niya sa Diyos. Pero kailangan mo bilang anak ng Diyos, maunawaan kung gusto mo ng tagumpay, you need to be a load bearer. Amen? Hindi ba ba kayo? Amen! Be a load bearer. Mahirap ang mangaral ng 12 times. 3 times akong nag-preach sa church. At sabi ko, ang hirap. Sa kanya, 12 times. Wow! We have a good pastor here, praise God! There's a man of God! May nangaral po sa akin kung bakit ako naligtas. May nangaral po sa akin kung bakit ako nagsuko ng buhay. And praise God to that man of God! Na binigay ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ganyan ang buhay mo ngayon dahil sa man of God na ginamit ng Diyos para mabago ang buhay mo. Be a load bearer in this church. Pinagpala ang mga nagiging load bearer. And I believe, kayo pong mga narito, you are a load bearer. Kasi mahirap na. Antukan time na ito. Pero binubuhat mo pa rin yung mata mo para magising at ito preaching. Be a load bearer. Number two, be a like-minded brother. Kapatid, sana katulad po tayo ng utang ng ating pastor. Bible study guys, open your Bible. Chapter number 2. Amen. Verse number 5. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Okay? If you will read those verses, this verse is telling us, be like Christ, na kahit siya'y Diyos, ay nagpakumbaba siya. Open your Bible in the in book of that chapter. Verse number Philippians chapter 2, verse number 19. Let's read. Ready, go. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. Verse 20. For I have no one like-minded who will naturally care for your state. Leaders, you support the pastor and support the leaders, the deacons of this church. Okay? And be like-minded with them. Sana kung ano yung iniisip nila sa gawain, yun din ang iniisip mo. Marami na po mga Kristiyano, pinangay ng pastor, iningatan ng pastor, ang utak pa rin iba sa ministry. Iniisip na ang pastor mukhang pera. Iniisip na ang pastor ay walang ginagawang matino. Mga kabatid, be like-minded with your pastor. Kung nakikita mo ang pastor, malapit naman sa Diyos, nakikita naman natin yan sa gawa niya eh. Hindi naman kayo narito eh, kung wala yung kagagawa ng ating pastor. Hindi rin ako narito. I mean, hindi ko po inaangat ang ating pastor. Pero siya'y pagpapala sa ating lahat. I remember the time nung backslider, kami tinataguan namin yan. Pero kami kinaganya. Salamat kayo ng pastor na nagtyaga sa akin. Kasi kung walang pastor, hindi ako magiging ganito. Kapatid, walang kakwenta-kwentang buhay. Praise God, there is a pastor. Be like-minded with him. And the last but not the least, be love-motivated. Sana love-motivated. Magagawa mo itong mga bagay dito pag meron ka talagang pag-ibig sa Diyos. Magagawa mo ito pag ang kumikilos sa'yo, pag-ibig ng Diyos. Love-motivated. Again, open your Bible. Balik po tayo. Exodus 17. Sabi ng verse number 12, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Hanggang lumubog ang araw, nandun si Aaron at si Hur, umaalalay sa man of God. And that is love. Hirap na sila, Moses. Pwede bang sabihin na natin sa Diyos, tama na. Pero nandun yung dalawa. Why? Because of the love to God and to Moses. Love the man of God. Ang tao o gawain na nagmamahal sa gawa. Ang tao
na nagmamahal sa gawain ng Diyos, pinagpapala po ng Diyos. Marami na pong pruweba yan. Sa Bible po, napaka-imposible na mananalo pag wala pong man of God. May gagamitin ng tao na ang Diyos na man of God para manalo po sa labanan ito. Mga kapatid, be Aaron and Hur in the ministry. Load bearers, like-minded, and love motivated. God bless you. Pastor. That's what we need. Every success of God's people in the ministry, from Genesis to Revelation, you can find a leader, and you can find men working with the leader. And that's what we need. More than being a rich member, more than being a talented member, more than being a multitasking member, we need a load bearer. Somebody that will say, Pastor, you don't have to do all of this, I can do it. That we do it for God's glory. Like-minded, concerned for the people, concerned for the ministry, concerned for the Lord's work, and love-motivated. Don't you ever waste anything. Don't waste your money, don't waste your strength, for it. If it is not love, it's a waste. You're wasting it. Your love gift, it's a waste, it's just a gift. Just take it to yourself. Better if it's love. Amen? Love the preacher, love the men of God, love the work of God. It is biblical, and it is the only way that we will enjoy the ministry. Love the ministry. Pag hindi din pag-ibig, pagod ka kapatid, you will waste your time, wasting your time. Love God, love the work. Amen? Thank you, preacher. Thank you, Pastor John Paul. Salamat, let us all stand, please. Let us pray.